Isang Pinoy seaman ang patay at tatlong iba pa ang sugatan matapos hampasin ng naglalakihang alon ang barko nila habang papuntang Canada. Ang misis ng nasawing seaman hindi raw maiwasang magduda sa naging pamamalakad sa barko. At nakatutok si Chino Gaston. Buhay pang nadala sa infirmary ng barko ang seaman na si Jake Marinduque matapos tamaan ng higanting alon at humampas sa deck ng barko. Ang bulk carrier na G.U.L.A.1 galing Norfolk, Virginia sa U.S. at papuntang Halifax sa Nova Scotia sa Canada nang abutan ng masamang panahon sa karagatan. January 31 nang makarating sa asawa ni Jake ang insidente sa tulong ng manpower agency ng kanyang mister. Kinabukasan na lang pinaalam sa kanya na wala na ang asawa. Dumating po ako dun sa opisina, saka lang nila sinabi na wala na siya. Na siya lang ang nawala. Na humampas siya, may malakas na alon, humampas siya, yun lang po. Tumama siya sa bakal. Pero si Jake namatay rin makalipas ang 3 oras. Sa impormasyong natanggap ng pamilya mula sa mga otoridad sa Canada, head, chest at spine injury ang ikinamatay ni Jake. 3 pang kasamahan ni Jake ang nasugatan dahil sa hampas ng malalakas na alon. Hindi na rin sila nasundo ng helicopter para dalhin sa ospital dahil sa masamang panahon. Kaya ang tanong ni Kathleen. May mga messages yung mga seaman sa akin na sila daw kapag may makakasalubong na bagyo, pag alam na nila na nandito, magre-reroute daw yung kapitan, yung sila, aalamin na nila kung saan pwedeng dumaan. Bakit hindi nila ginawa yun, 'di ba? Tapos nagpatrabaho pa po sila. Bukod dito, gusto rin ipasilip ng pamilya sa OWA ang mga reklamo ni Jake sa tila masyadong mahabang oras ng trabaho sa barko at kakulangan ng panahon ng pahinga. Sinubukan naming tawagan ang manpower agency ni Jake na Elberg Ship Management pero walang sumasagot sa kanilang telepono. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw kung kailan maibabalik sa bansa ang 10 biktima at kung anong danyos ang matatanggap ng kanyang mga naulila. Kinukuha pa namin ang pahayag ng OWA pero ayon sa pamilya, kinausap na raw sila ng ahensya at nagpaabot ng tulong. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.